Grabe, SMC Group, ang daming trade ngayon at panalo nga ang SMC dahil busy sila ngayon sa kakatrade. Yan ngang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Hindi pa man mga ka-idol nagsisimula ang Governor's Cup, ngunit tila ay ginugulat na tayo sa mga pagbabagong nagaganap ngayon sa iba't ibang team. Naplano din nga mga ka-idol na magkaroon ng dalawang import sa mga susunod na season sa PBA, at yan nga pinag-uusapan pa, mga ka-idol. At bukod dyan, mga ka-idol ay may nagpakita na ng interes sa pagsali, mga ka-idol, sa PBA, at yan nga mula sa international team na Hong Kong, na isa rin sa malakas na team dito sa Asia. At syempre ngayong Governor's Cup ay inaabangan din ang muling pagbabalik ni Justin Baulin. Alam naman natin nung nakaraang season ay hindi si Justin Baulin naging import ng Barangay Ginebra. At para naman sa nakaraang PBA draft, mga ka-idol, ay ginulat nga tayo ng iba't ibang team, at masasabi nga na malalakas ang mga nagpa-draft ngayong season, mga ka-idol. At bukod dyan, update din, mga ka-idol, kung saan ay nangunguna nga tayo sa Jones Cup dahil wala pa ngang talo ang Team Philippines na may 3 ng panalo, mga ka-idol. Update din, mga ka-idol, sa pagbubukas ng bagong season ay bago na nga ang format ng PBA, kung saan na-divide na nga sa Team A at Team B. At ang Team A nga ay binubuo ng Tira Firma, Magnolia, Meralco Bolts, Converge, Tropang Giga at Northport Batang Pier, habang nasa Team B naman ang Ginebra, San Miguel, NLEX, Rain or Shine, Blackwater, Bossing at Phoenix Super LPG. At sa naging PBA draft, inabangan nga ang top 3, mga ka-idol, na picks. Nandyan nga ito si Justin Baltasar na napunta sa Converge Fiber Xers, habang ito naman si Cedric Bearfield ay napunta sa Blackwater Bossing. At panalo din naman at nakuha ng Barangay Ginebra itong target nila na si RJ Abarrientos. Nasabi nga, after 31 years, Team Cone again draft an Abarrientos number 3 overall, kung saan ay nahawakan nga ni Coach Team Cone ang TU-hin itong si RJ Abarrientos. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga kaganapan pagdating sa trade, mga ka-idol, kung saan una na nga tayong ginulat ng Barangay Ginebra na ina-trade nila ang kanilang ilan sa mga all-star na si Stan at si Stanley Pringle, kung saan hindi nga in-expect ng karamihan, mga ka-idol, na itong si Christian Stan Hardinger ay makakasama sa trade plan ng Barangay Ginebra. Ngunit sa kabilang banda ay tinanggap na rin naman ang buong buo nitong si Christian Stan Hardinger ang naging desisyon sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi pa tapos ang pagpapalakas ng Barangay Ginebra dahil itinrade nila ang batang big man na si Sidney Mubre, mga ka-idol, pabalik ng Northport Batang Pier kapalit nga ni Ben Adamus. At hindi pa natatapos dyan, mga ka-idol, dahil itinrade ng Barangay Ginebra ang mga bagong player na nakuha nila sa draft, kung saan ito nga si Didat Anapi at Paul Hernandez ay napunta na ng Tira Firma kapalit ng second round pick sa season 50. At expect na natin, mga ka-idol, na sa mga susunod na season ay may mga malalakas pang mga player ang pakakawala ng Barangay Ginebra. Isa nga dyan, itong si Maverick Ahamnisi na sinasabing malapit nang itirade ng Barangay Ginebra. Lalo pang at may mga napupusuan pang player itong si Coach Team Cone at Ginebra Management, katulad na lamang ni Justin Baltasar at Cedric Fairfield, na gustong gusto ring makuha ng Barangay Ginebra. Nasa ngayon nga, mga ka-idol, ay pinag-aaralan pa nila yan. Pero ang Magnolia Hatchets din, mga ka-idol, ay hindi papauli as part ng SMC Group, ay nagpapalakas din dahil sinasabi nga na itong si Christian Stan Hardinger ay mapupunta sa kanila. At katulad ng Barangay Ginebra, nakipag-trade ang Magnolia Hatchets sa Converge Fiber Xers, nakuha nga nila itong si RV Berger papuntang Magnolia, at ito nga isa sa mga magaling na player na laking London, mga ka-idol. At ikinagulat din, mga ka-idol, ng lahat dahil itinrade ng Magnolia Hatchets sa kanilang star player na si Gio Lalon at Abu Tratir kapalit ng big man na si Xavier Lucero. At sinasabi nga, nakaabang-abang ang magiging Magnolia Trio na binubuo ni Sanggalang, Lucero at Junicio. Na sinasabi nga, mga ka-idol, na hindi pa tapos ang Magnolia Hatchets dahil gusto pa nilang makuha itong si Cari Flores ng Northport Batang Pier, William Navarro at Arvin Tolentino, na maaari maging kapalit ni Calvin Abueva. At aabangan pa nga natin, mga ka-idol, kung sino ang pwedeng makasama ni Calvin Abueva. At hindi rin papauli ang SMB. Katulad ng Ginebra at Magnolia Hatchets, pinaplano na ng SMB na itrade itong si Terence Romeo para kay Cedric Fairfield, na gusto na rin nilang makuha, mga ka-idol. At malamang ginamit nga itong si Terence Romeo para hindi na makatanggi ang Blackwater Bossing. Lalo pa nga't alam natin kung gaano kalakas itong si Cedric Fairfield na import nga ng Bay Area Dragons. At hindi lamang yan, gumigitna na rin ang SMB sa pagkuha kay William Navarro, na handa nga silang magpakawala ng mga malalakas na player, makuha lamang ang mga batang player na ito. Na mas matunog nga ngayon, mga ka-idol, ang pagpapakawala ng SMB kay Terence Romeo, na sinasabi nga na makakasama niya na itong si James Sharp na dati niyang ka-teammate. At bukod sa trade ng mga SMC Group, itong si Mikey Williams ay nalilink na rin, mga ka-idol, papuntang Converge Fiber Xers.
At malamang kung mangyayari ito ay mas lalakas nga ang Converge Fiber XRs, pero hindi pa rin natin sigurado, baka nga maunahan pa ng SMC Group ito. Nasabi nga ni Coach Yeng Yao, hindi na nga nakapagtataka ang nangyayari sa ngayon. Dahil ayon nga kay Coach Yeng Yao, sabi niya noon pa, sila-sila na lamang ang lumalakas. Sabi pa nga niya, kahit sa semifinals kang hirap nang pumasok, to reach the top 4, you must bump off some of the well-financed SMC and MVP teams with access to talent not only from their own backyard but also from the other teams. The challenge is how to formulate a winning team with all the odds stacked against you. You have to rack your brain to be able to do that and you have to work 5 times harder to win. Now, if you're independent team in the league, now everything is stacked against you. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idols, ang ayon ba kayo sa nangyayari ngayon sa PBA? Kung rin makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.